welcome back to another video. And yes guys, another life update of our life here in Ireland. Yes, how are you there everyone? It's been a while na hindi ako nakapag-vlog. Hindi ako nakapag-share ng aking mga daily life activities. Yeah, kasi meron tayong mga, you know, iniisip-isip guys. Medyo busy yung isip ko sa kakaisip ng mga bagay-bagay. Ewan ko sa mga pangyayari natin ngayon guys. Yeah, but still, life must go on. And ngayon pala guys, I'm here in the kitchen. Yeah, I'm preparing, you know, nasa kusina ako as usual. As usual, busy ang nanay sa kusina always. So I'm preparing my kids' lunch for this afternoon. Yeah, dahil kakain na kami mamaya guys. Sila pala sila. What are you doing? Huh? I'm trying to go up there with you. Why? So you can go this way. Why? I'm washing anak the dishes, anak. Because I want you. Oh, you want me? Undang saghuga si mama. Kaya ay batang nagparaig. I'm preparing lunch for my kids, guys. Ito yung inano ko. Potato waffles. So, ito lang yung kakainin nila. At prepare din ako ng sunny side of egg at saka carrots. So yeah. At ano na ako ng oven. Pini-preheat ko pa yung oven guys. Tapos ilalagay ko siya sa loob. So I think after 15 minutes maluluto na siya. So ready na ang ating potato waffle guys. Ilalagay ko sa kanilang plate. This is for their lunch today. Lagyan ko ng carrot para may veggies sila. Oops! Okay. They're having their lunch now. Dave is dipping the carrots with, what is that, Ate? Mayo? No. Yeah, mayonnaise. And how about Jeremy? Ketchup? Yeah, he doesn't like mayo, guys. He just he's having ketchup. Go eat your lunch now. Put back the lid, Ate. Ano pala guys, meron akong ipapakita sa inyo. Kasi, hobby ko ito noong college pa ako guys. Nung nasa college pa ako, hobby ko ito. Hindi ako masyadong marunong. Pero, meron akong alam sa mga basic na mga procedures. Sa ano na ito, sa hobby na ito. Natatawa ako. Ano, happy ako guys. Kasi nakita ko nung naglilinis ako. Tapos na-realize ko, ay, meron pa pala akong pwedeng magagawa kapag ano ba, pag nabobored ako, pag hindi ko gustong mag-whitey or ganun. Yeah. Pag meron akong extra time before matulog sa gabi, ginagawa ko ito guys. So, ito yung ginagawa ko nung dumating din ako dito sa Ireland guys. Kasi medyo nababagot ako. Kaya nag-offer sa akin yung auntie ng asawa ko na meron siyang mga gamit. At pwede ko raw gamitin. Tatamang-tama din na ano, gustong na hobby ko ito nung college. So, parang na-remember ko ba. Tapos nung naglinis ako nung isang araw, nakita ko siya guys. Meron pa pala ako mga extra na mga materials na mga natira. Ang saya-saya. Pakita ko sa inyo. So, ito siya guys. Ayan nyo guys, ha? Ito. Look. Mga threads. Mga cotton threads. Nagamit ko na siya guys. Nagamit ko na siya. At meron ko mga ganito, mga snacks. At yung mga ano ko, crochet hooks. Mahilig ako sa crochet guys. Hindi ako marunong pa masyado. Pero nag-aaral ako guys through ano lang, Pinterest. Nag-print ako ng mga procedures niya guys. Tapos
nire-research ko lang sa Google yung ano, yung mga terms, crochet terms na hindi ko maintindihan. Ito yung mga ano, hooks ko. Tapos, ito guys, ito yung pinaka-first na hook na ginagamit ko dito. Ano to? Pinahiram to sa akin ng auntie ng asawa ko. Hindi pa niya kinukuha until now. Yeah, pinapagamit niya sa akin. Set of crochet hooks. Ito siya. Tapos ito, ako na bumili nito guys. Ako na bumili. Parang 2 sets ata yung binili ko niya. Noong, ano pa yan guys? 2 years ago. 2 years ago. Ito siya. Ito siya. Tapos, yung nakita ko ito guys. Ito. Itong nasa box na ito. Ano ba ito? Oh. Ang dami-dami ko pa ano. Nilagay ko lang siya sa unbox ng sapatos. Ibang kulay. Wow. Kasi guys, bawat may umuwi sa Pilipinas, nagpapadala ako ng mga threads. Ito, ito siya guys. See? Parang isang box yata ito. Kaya lang, nung nilagay na sa bagay, luggage, tinanggal yung box. Kaya wala na yung original na box. Nilagay ko na lang sa box na ano, ng sapatos. Ito pa guys, sa loob ng bag. Marami pa siya guys. Tingnan nyo. Meron siyang ano, may monochromatic yung kulay. Ito. Ito siya guys. Nasa loob ng bag. Ito pala yung ano guys, na-print ko ng mga designs na sinusunod ko. Ito, mga ganito. Sa Pinterest, ito nakuha guys. Tapos meron na siyang mga instructions na mga ganito, like row 1, single crochet in 26 chain, across, yung mga ganyan guys. So at first, hindi ko pa yun naiintindihan, pero ginugugo ko guys. Okay pa. Ito yung mga designs na hindi ko pa nagagawa guys. Pinaprint ko talaga sila. Ganyan. Tinitingnan ko kung anong mas madaling gawin. Tapos yun yung ginagawa. Start ako from the simplest design guys. Tapos unti-unti. Complicated ones. Tingnan niyo ano mga instructions niya, mga procedures niya. Hindi yan siya mahirap. Hindi yan siya madali ano guys, i-follow guys. May mga ano dyan. Siguro yung next yung itatry is ito lang guys. Yan yung next na itatry na design. Yes. Kasi simple lang. So yun guys. Yun yung mga ano, yung mga nakita ko habang naglilinis ako guys. So, na-remember ko na meron pa pala akong mga ano, mga crochet threads at mga crochet hooks na pwede kong magamit na hindi ko pa na nauubos until now. Yan, na ano ko to guys, sa tingin ko 2 years ago na itong mga cotton threads na ito. Gusto ko yung mga ganito lang kaliit guys. Kasi hindi pa naman kasi ako marunong, nag-aaral pa ako kung paano gumawa ng mga ano ba yun, nung mga crochet yung gansilyo ba ito sa ano, sa Tagalog. Okay. Yeah. Tapos tamang-tama din guys, ginawa ko ito kasi yung anak ko request nang nagre-request siya na ano, na gumawa ng mga damit para sa mga Barbie niya. Ngayon siyang mga Barbie. She requested me or she asked me to sew something for his Barbie, for her Barbie. Yeah, kaya meron akong mga na natapos na. Hindi siya actually perfect na pagkagawa, pero very rewarding in the end guys, ba? Kasi hindi siya ganoon hindi siya ganoon kadali i-learn. Imagine mo nga, ngayon ko lang nalalaman yung mga ano, ng mga crochet terms, yung mga like double crochet, yung mga ganoon. Tapos ni-research ko pa kung paano ginagawa.
like make 8 chains or turn. Nire-research ko talaga siya guys, ginugoogle ko siya guys kung paano igawa yung mga ganun. So, nung nakagawa ako ng isang damit sa Barbie niya, ay, happy ako. I-share ko sa inyo yung isa guys. Ito natapos ko, ito last year. Ito yung ginawa ko last year. Ito yung nagawa ko last year guys. No? Nakaka-excite pala yung mga ganito. Ay, meron ako kakilala na pala na ano, nag-crochet din si ano, si Senora Inday. Shout out Senora Inday, gumagawa talaga siya ng mga damit na pambata. Pero yung ito guys, ito lang yung kayang gawin ko muna sa ngayon guys ha. Nag-ano pa ako. Tapos yung kaka-finish ko lang na ano, na bagong gawa ko. Ay, ito. Ito 'yon. Sa Barbie. Dressed ito sa Barbie, guys. Yan yung design. Design niya sa ano. Oh, nakakatuwa. Kaya ko palang gumawa, guys, no? Pero hindi ko pa kaya yung ano, ha? Yung complicated na mga ano, na mga designs. Yung malakihang designs, hindi ko kaya yun. So, yung mga ganito lang, guys. Yung mga simple designs. So, nagsimula pala ako, guys, nung college ako. Pero yung mga ginagawa ko is, ano lang, yung cellphone pouch at saka ballpen pouch. Naaalala ko pa nagbebenta ako nung college ako ng ano ng mga cellphone pouch. Nauso pa ba yung ano ba yung gansilyo na mga cellphone pouch yung nilalagay yung inaano sa leeg tapos nilalagay yung cellphone sa ano sa pouch. Meron pa guys, oh, yung mga ganito. Ito yung mga unang-una kong mga natapos. Skirt. Yung mga ganito yung dress ano ng Barbie, mga Barbie lang talaga yung mga natapos ko. Ito is ano siya, backless na top ng Barbie. So yun guys, so ito pala yung ano pagkakaabalahan ko sa ngayon. Marami siya. Diba? Nakaka-relax. Ito yung stress reliever ko, guys. Or pinatawag nating palipas oras kapag siguro punong-puno na yung isip ko. Saka babalik pa ba sa dati ang lahat? Yeah, hopefully, no? Tapos meron akong mga habang gumagawa ko ng mga ganito, guys, gumagaan yung pakiramdam ko. Yeah, nakakalimutan ko paminsan-minsan yung mga nangyayari sa ating paligid. So, yun lang guys. So, kayo din guys, maghanap din kayo ng ano, ng mga kakabisihan nyo. So, at this time, hindi ako masyadong nag-ano sa YT. Nag-a-update sa YT kasi ito yung mga ginagawa ko. This is what makes me happy as of this time, guys. Thank you so much for watching. So guys, thank you so much for watching this video. Please don't forget to give it a thumbs up. And if you're new to this channel, please subscribe and hit the notification bell so that you will be notified of our next video. And see you on our next one.